6:34 PM. Today is April 23. This is just part 1. Afternoon, this is my little. Pakita na ko sa inyo ang hinabahan. Hipos na ako karon. Malaking nasugatan na isang pulis kaya naman nakuha ni Umar ang pinakamahabang sentensya sa bilang buhay. We gotta go. Ilang taon niya hintay na muling makilala ang kanyang pamilya. Subalit, sinabi niya lang ito na hindi na niya ito makikita ay ganman. Kinaumagahan, pinalabas si Mark Dragon sa pagkakulong. Alad niyang nilapitan si Ricky sa banyo at isinanda niya ito sa pader. Ay, wait, taga na portas ko mama ganyan, si Gwenita. Picturean dapat niya. Kung kaya naman, napatay siya ni Ricky. Nakunod ng dugo ang buong lugar. Ngunit ang manwadya ay kalmado, gaya ng dati. Bago nila dalhin si Ricky, lumapit sa kanya ang pinuno ng West Bank na nagngangalangkay. Niyayin kay si Ricky sa kanyang gang na umanig ito. Dahil siya ay may kasama-salang kasanayan sa pakikipaglaban. Subalit walang pakialam si Ricky dahil sa masamang sistema ng gawain ng gang. Ilang sandali ang makalipas, nag-flashback sa mga alaala ni Ricky. Nakatira siya sa isang bahay ang tulad. Simula noong namatay ang kanyang mga magulang doong siya ay elementarya pa lamang. Isang hapon, dumalaw siya sa kanilang bibihan at nadatman niya ang kanyang ibigin. Ang lalaki ay isang kungfu master na may malawak na kalaman at iskarte na pagpipaglaban. Nakikita niya ang bunong na talento kay Ricky. Kung kaya naman, tinuruan niya ito sa pagpipaglaban. Simula sa mga na iyon, araw-araw sila ang kasama sa bibihan. Pumunta pa si Ricky sa pag-aaral para tumutip sa pagsasahay. Ang kanyang kakayahan ay nasubok na makabasag siya ng bato gamit ang kanyang dibdib. At sa wakas, konsulta niya ang sa kasalukuyan, ginawa si Ricky ng assistant na rin at tulungan ang lalaki ay may tawid para sa kanyang pangangalan at isang prosthetic na mata. Kumunod sa narit dito, kaya naman, tinusok niya ang kamay ni Ricky sa isa. Kuyawan ako ng paglilinis ng kanyang
Pagkatapos nito, inampas niya si Hai sa likod ng kanyang ulo na ikinaluwa ng kanyang mata. Malakas ang pakiramdam ni Hai na malapit na siyang matalo. Kung kaya naman, inaga niya ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang biloka. Gusto niyang gamitin ang mga ito para sa kalit si Reiki. Subalit, nabigo ang kanyang plano. Sa huli, namatay si Hai at ipinagdiwang Reiki ang kanyang talumpay. Ilang sandali ang makalipas, dumating ang leader ng grupo para protektahan ang kanilang tropa. Kinabukasan, nakita ni Reiki ang isang lalaking nagdamay sa mundo na nakaupong mag-isa sa lapas. Umutuos siya sa tabi ng lalaki at nalaman niya, pinutol ang kanyang bigla na isa sa mga pinuno. So, bikwaan akong sinampay, ikan sa gawas. Buta nga sa leset. Sa pag-iimbestiga kung saan ito nang galing. Natuklasan na Reiki na ang pinuno ng South Wing at si Hope ay palihim na nagtatanim ng opium sa South Wing ng kulungan na ibinibenta sa mga estudyante ng paaralan. Dahil ang pagkamatay ng Reiki, may ito ang nalang din sa opium. Okay. Kids paint. Last session. Patong akong sudan, by the way, guys. I hope pagkaugma sa gabi, matulog kila ninang Arena. Kung mag-coincide na pagkaugmaan na sa Moon in Aquarius. And by the way, pagkaugma, by the way, gusto ko mag-apilog Zumba. Kung pwede lang kung maka-apilog Zumba. Okay, let's check. Total number of kids paint pictures. Alright. Part 1. Afternoon of the series. Okay, may kids paint po tayo, guys. Last session. Wala ko'y kaon. Hindi pa ko mukhaon, guys. Pinulukot niya ang dumi sa kanyang katawan. Pagkatapos, inutabi siya ng wagon dahil sa pagtulog ng opium. Hindi nagtagal ay natuhinto siya ng pinuno ng silangan at dinagyan siya nito ng isang napakalakas na uppercut. Sa gitna ng pagpapahirap kay Reiki, may nabanggit sa pangalang Pepe. Kung kaya naman, nagkaroon siya ng lakas para iligtas ang kanyang sarili. At isang malakas na uppercut sa lalamunan niya is ang kanyang pinakawalan na ikinagulat ng lahat. Sa sumunod na eksena, siya ay ibinaong sa lupa at sinabi sa mga bilanggo na ilibing siya. Subalit, natatakot sila ang gawin ko yun. Okay. Nanatili siya doon ng higit isang linggo. Alright. By the way, guys, crickets later. For the next vlog, thank you for watching this video.